Ang asong ito ay isang henyo nang maipulong ito ng may-ari sa kamalig. Agad itong nagbukay ng butas at tumakbo palabas. Propesyonal din itong tumakas sa harap ng may-ari nito. Ang master ay naglagay ng mga bato sa harap ng kamalig. Tingnan natin kung paano ka makakalabas. Patuloy na hinukay ng aso ang butas. Isang butas, dalawang butas, tatlong butas. Lahat ay hinarangan ng mga bato. Ngunit hindi ito sumuko, nakukay ako. Hanggang sa ikapitong butas, ang butas ay malayo na sa nakaharang na bato. Lumabas ulit ito. Nagalit ang may-ari. Ibinalik niya ulit ito sa storage room, saka isinara ng mabuti ang pinto. Tingnan natin kung paano ka makakalabas sa oras na ito. Ang aso ay naiinip nang tumakbo ng pabilog na ilang beses sa kamalig. Sa maliit nitong katawan, likas na hindi nito maabot ang doorknob. Gayunpaman, tumingin ito sa paligid ng silid. Bigla itong nakakita ng isang pagkakataon. Una, itinulak nito ang aparador. Tumalabog. Pagkatapos ay tumalon ito sa mesa. Pagkatapos ay tumalon muli ito sa sinag. Matapos guluhin ang bodega, matagumpay nitong makatalon at makatakbo papunta sa may-ari nito. Tiningnan ng may-ari ang asong ito at sa kawakas ay aminado ito. Dinala lang muna sa bahay at pagkatapos ay pinag-isipan itong maya-maya. Ngunit ang aso na ito ay direktang tumakbo sa harap na helera ng mga aso. Ang aso ay ambisyoso, nais itong maging pinuno ng grupo. Ang may-ari ay nais na disiplinahin ito at hayaan itong pumunta sa gilid at pinakamabangis na aso. Ngunit ang aso ay hindi natakot. Nagsimula itong umatake at dinilaan ang aso. Agad na napasuko ang mabangis na aso at umalis ang sled. Sa hindi inaasahan, ang aso ay tumakbo ng napakabilis. Nagpakabilis na naabutan nito ang mga aso sa kupunan. Sa oras na sila ay umuwi, ang aso ay matagumpay na nagwagi sa pinakamataas na pwesto. Tunay na naging pinuno ng kupunan. Tuwang-tuwa din sinabi ng may-ari sa kanyang asawa. Ito ay isang sled dog, ang pinuno ng kupunan. Hindi mo ito nakikita, pero mas mabilis itong tumakbo kaysa sa lahat. Sa wakas ay ginamit ng aso ang kanyang lakas upang makuha ang pag-aproba ng may-ari. Mula pagkabata, dahil sa mahina ang katawan nito, gayon din sa kulay ng kanyang balahibo at ang halo-halong lahi. Palagi ito kinamumuhian ng may-ari. Minsan ay iginiit ng may-ari na ito ay napakaliit at marupok na. Hindi nito matiis ang malupit na taglamig sa Alaska. Ngunit nakaligtas ito. Ang buhay ay laging gumagawa ng mga himala, tama? Ngunit ayaw pa rin ng may-ari nito at ang napakaliit nitong ulo inisip na hindi ito maaaring gumana. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa isang bagong may-ari. Sa unang pagkakataon na pinahirapan ng aso ang bagong may-ari, hindi ito matiis ng bagong may-ari. Isinumpa niya at binalik niya ito. Sa pangalawang pagkakataon, ang bagong may-ari ng aso ay nagkulong sa kanya sa bahay. Tumalon ito, binasag ang salamin at tumakbo pauwi. Hindi alintana ng aso ang pagkamuhi ng may-ari. Palagi itong nakahanap ng mga paraan upang makakuha ng pansin. Hanggang ngayon, sa wakas, napatunayan nito ang sarili. Mula noon, ang aso ay naging pinakamabisang katulong ng may-ari. Pinangalanan itong Tugo ng may-ari na nangangahulugan isang matapang at malakas na kawal. Hindi binigo ni Tugo ang papuri ng may-ari nito. Ito ay naging pinakamahusay na pinuno ng aso sa bayan. At tinulungan pa ang may-ari nito na manalo sa pabansang kompetisyon ng pagpili paminsan-minsan. Pagkalipas ng 12 taon, ang buhok ng may-ari ay namumuti na at si Tugo ay may edad na din. Katumbas ng isang 80 taong gulang na tao, inisip na mananatili silang ganoon at hindi masasaktan hanggang sa pagtanda. Ngunit hindi inaasahan, isang matitinding hamon ang dumating. Ang isang tao at ang isang grupo ng aso ay natigil sa isang iceberg na higit sa 10 metro ang taas na lupa. Paano sila makakalabas? Kinuha ng lalaki ang lubid at inayos ang isang dulo na may isang pako sa yelo.
ang kabilang dulo ay nakatali sa aso. Pagkatapos ay ginamit niya ang pwersa upang ihagis ang aso patungo sa lupa. Napag-alaman na ninais niya ang aso na hilain ang lubid upang tumakbo patungo sa lupa at hilahin pabalik ang iceberg. Napakabigat ng yelo, mayroon isang tao at 10 mga aso na nakatayo rito. At ang asong ito ay nasa edad na 12 na, katumbas ng isang 80 taong gulang na tao. Magagawa ba nito? Sumigaw ang lalaki. Tugo, gumamit ka ng pwersa. Tulad ng pag-unawa sa mga salita ng may-ari. Ang aso ay gumagamit ng lakas at nagpumiglas na umakyat sa lupa. Mahigpit na nabalot ng lubid ang liig nito, ngunit tila wala itong nararamdaman. Lamig, sakit, hirap ng paghinga. Patuloy itong umakyat gamit ang lakas nito. Sa wakas, ang higanting iceberg ay lumapit sa lupa. Sa sandaling ito, inutusan ng lalaki ang mga aso na hilahin ang sled at tumakbo ng mabilis na patungo sa mainland. Sa wakas ay nagtagumpay sila. Nakaligtas ang may-ari sa aksidente. Habang nakahiga sa lupa, natakot pa rin siya. Ang aso na humila ng yelo ay sumugod upang dilaan ang kanyang pisngi ng paulit-ulit. Na parabang inaayos siya, huwag kang matakot. Ngayon lamang napagtanto ng lalaki na ang mga harapan ng paa ng aso ay nagdurugo. Matapos ang isang maikling pahinga, isang lalaki at 7 aso ang sumugod ulit sa hangin at niyebe. Ngunit mayroon silang dahilan upang magpatuloy. Mahigit sa 12 mga bata sa maliit na bayan na ito ang nahawaan ng kahawaang sakit at diphtheria. Sunod-sunod na namatay ang mga bata. Libu-libong milya ang layo ng mga bakuna. Kung ang bakuna ay hindi makuha sa loob ng 10 araw, hindi lamang ang mga bata kundi ang buong bayan ang nasa panganib. Ang higit na nakakatakot ay ang mga bundok ay hinaharangan ng matinding niyebe. Palapit ang mga bagyo at hindi makapasok at makalabas ang mga eroplano at tren. Maaari lamang silang umasa sa primitibong paraan, ang mga snow sled ng mga aso. Ngunit ang mga aso ng sled, kahit na nasa magandang panahon, ay tatagal ng 25 araw upang magpatakbo ng 1,000 na distansya. Mayroon pa bang oras? Mas maraming mamamatay kaysa mabuhay. Napakaliit ng pag-asa. Sino ang magbubuluntaryong gumawa nito? Ang taong ito ay ang pinakamahusay na snowman sa bayan. Ngunit natakot din siya at nagpatubili. Dala ng alkalde ang pag-asa ng buong bayan habang bumabiyahe patungo sa kanyang tahanan. Nang bumisita ang alkalde sa kanyang tahanan, nag-aatubili ang kanyang asawa na pakitunguhan ang alkalde. Sapagkat alam niya na ang kadakilaan na ito ay buhay ng kanyang asawa at magiging kabayaran. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi makatulog ang mag-asawa. Panghuli, sinabi ng may bahay sa kanyang asawa, "Huwag mong dalhin si Togo, matanda na ito." Ngunit ang asawa ay sumagot, "Kung isasama ko si Togo, maaring hindi ako makabalik. Ngunit kung hindi ko dalhin si Togo, tiyak na hindi na ako makakabalik." Tama, ang kanilang kapalaran ay konektado. Magkasama sila sa loob ng 12 taon at magkasamang nagwagi ng kampyonato. Hindi siya pinabayaan ni Togo. Sana sa oras na ito, hindi rin siya nito pababayaan. Noong hating gabi, lumalakas ang hangin at niyebe. Nagpaalam ang asawa sa asawa. Pagkatapos ay sumandal siya. Maingat na nagturo kay Togo na dapat ko siyang ibalik. Mahinang ungol ng aso na parang tugon sa kanyang sinabi. Umagang-umaga sa ilalim ng tanawin ng buong bayan, isang lalaki ang isang pangkat ng mga aso ang unti-unting nawala. At sa di kalayuan ay ang isang malaking bagyo. Nagbigay ng utos ang lalaki at saka sumugod kasama ang mga aso. Napuno ng hangin at niyebe ang kalangitan. Ipinikit ng tao nito ang kanyang mga mata at sumandal sa mga aso upang tumakbo sa niyebe. Nagmamadaling patungo sa linya ng katapusan. Sa hindi kalayuan, may dumating na susundo sa kanya.
Ngunit pagod na pagod ang lalaki kaya wala siyang makita. Nadaanan nila ang isa't isa. Sa kabutihang palad, nakita at sinigawan siya ng taong ito. Ngunit ang umul ng niyebe at hangin ay binalot ang mga hiyawan. Ang tagapagligtas ay nagmadali na sundan siya. Ngunit ang lalaki ay nawala sa di kalayuan. Tapos na ang oras na ito. Hindi makuha ng lalaki ang bakuna. Sa bayan, higit sa 12 mga bata ang mamamatay. Ang tagapagligtas ay nahulog sa lupa sa isang pagkawasak. Hindi nagtagal ay bumalik ang lalaki. Bilang pinuno ng mga aso, pinaalahanan ni Togo ang kanyang may-ari. Sa istasyon, simpatikong niyakap ng lalaki si Togo. Ang asong ito ay 12 gulang. Hindi magtatagal ay wala na itong lakas. Kinaumagahan sa kabila ng paghimok ng langit, ang lalaking kumuha ng bakuna ay nagpasya na kumuha ng isang shortcut at direktang dumaan sa Bering Strait. Dahil alam niya na iyon lamang ang paraan upang makarating. Ngunit ang pagtawid sa Bering Strait ay masyadong mapanganib. Tinawag ng mga lokal ang dagat na ito na tunog. Dahil maririnig lang nila ang tunog pagkabasag ng yelo. Ang lalaki ay tumakbo tulad ng paglipad sa ibabaw ng niyebe upang maiwasan ang pag-crack ng yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang yelo sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang masira. At isang malaking alon ang parating sa likuran nila. Desperado lamang silang sumigaw. Inutusan ang mga aso na bilisan. Bilisan, buong bilis, ang buong kalsada ay puno ng panginig. Sa wakas, nakarating sila ng nanginginig. Sa istasyon, isang babaeng inulit ang yumakap kay Togo na nasugatan dahil sa kanyang may-ari. Masakit niyang sinabi, nararamdaman kong dahan-dahang nawawala ang buhay nito. Nanatiling tahimik ang lalaki at walang sinabi. Kinabukasan sa kalsada, kinuha niya si Togo at inilagay sa isang upuan. Ngunit tumanggi si Togo at tumakbo sa harap ng helera. Dinala ulit ito ng lalaki sa upuan at tumakbo ulit si Togo. Sa wakas, naintindihan ng lalaki na para kay Togo. Ang responsibilidad at karangalan ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Inutusan ng lalaki si Togo na pamunuan ang kupunan ng mga aso. Lalong bumibigat at bumibigat ang niyebe. Dumadaloy ang sled. Biglang nagpagtanto ng lalaki na hindi na siya makakita. Huminto siya sa sled at lumakad papunta kay Togo. Mahigpit na sinabi sa kanya, "Wala akong makita. Kailangan nating pumunta sa susunod na istasyon. Dalhin mo kami kay Mr. Ju. Alam kong kaya mo ito. Alam kong kaya mo ito." Tila naintindihan ni Togo ang mga salita ng master nito. At pinangunahan ni Togo ang kupunan pasulong. Ang lalaki sa sled ay unti-unting nawalan ng malay. Nang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata, madilim na. Huminto ang snowmobile, lahat ng aso ay pagod at nahulog sa lupa. Naglakad siya papunta kay Togo at kinakabahan itong tinawag. "Hindi ka pwedeng makatulog. Kapag nakatulog ka, hindi ka na magigising." Biglang dumating ang isang sinag ng liwanag. Iyon ang tao mula sa huling istasyon. Natapos na ni Togo ang takdang aralin na inutos ng kanyang master. At matagumpay na dinala siya sa huling istasyon. Napakalapit ng istasyon sa kanilang bayan. Kinuha ng lalaki ang bakuna at ibinigay ito tagapagligtas. Ngunit hindi niya inaasahan ng isang malaking bilang ng mga tagapagbalita ay natipon sa bayan. Kumuha sila ng litrato ng interview kaya't napunta siya sa TV at sa buong bansa. Ang estatwa ay matatagpuan sa Central Park ng New York. At ang totoong bayani na si Togo ay bumalik na may galo sa buong katawan. Tahimik na naglalakad hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang pelikula ay batay sa totoong kwento at inangkop mula sa totoong mga kaganapan.